Linda Joanna Gallardo ay mas nakilala natin bilang si Lindy Gallardo. Siya ay nanalo noon bilang Binibining Pilipinas Universe at nakurunahan noong 1993. Kasama niya sa nasabing pageant ang aktres na si Rofa Gutierrez na nanalo bilang Binibining Pilipinas World Title. Nabigyan rin siya ng pagkakataon na mairepresenta ang ating bansa sa Miss Universe Competition sa Mexico sa parehong taon. Matapos ang kanyang pagsali sa Binibining Pilipinas Universe, ay nabigyan siya ng pagkakataong maging leading lady sa mga pelikula. Isa sa kanyang di malilimutang papel sa pelikula ay ang Jezebel noong 1996. Maging sa pelikulang Nang Iwanan Mo Ako noong 1997 at sa Palabas na Katawan noong 1999, naging isa siyang sexy star noong dekada 90. Matapos na iwan ang showbiz industry, ay matagal na panahong nawala si Dindi sa mata ng publiko. Marami ang nabigla sa kanyang pagkawala sa kislap ng kanyang kaniningan noon. Sa isang artikulo na isinulat ng GMA7 ay sinabi nitong nanirahan umano ang aktres sa San Francisco at doon ay nag-aral ng fashion design at merchandising noong 1989. Nanirahan siya sa Europe para hanapin umano ang kanyang sarili. 2003 nang nagawi naman siya sa New York at doon ay tuluyang nanirahan. Doon ay nagtrabaho siya bilang artist assistant. Subalit, hindi siya nagtagal sa ganoong trabaho. Naghanap muli siya ng trabaho ngunit hindi siya natanggap sa isang malaking kumpanya. Dahil sa pagsisikap na makahanap ng maayos na trabaho, ay nakuha rin si Dindi. Nakakuha siya ng isang trabahong lubos niyang kinagigiliwan. Hindi lang siya umano close sa kanyang boss, kundi na-promote umano siya ng makalawang beses. Hindi rin umano alam ng boss na dati siyang beauty queen at actress sa Pilipinas. Nalaman lang umano ito ng kanyang boss nang magpa-autograph ang isa nating kababayan sa nasabing actress. Napangasawa ni Lindy si Eric Mills, isang consultant sa isang restaurant. Nagkakilala si Dindi at Eric sa fashion school sa San Francisco. Naging magkaklase silang dalawa sa nasabing paaralan. Bumalik sa showbiz industry si Dindi noong ginawa niya ang documentary drama na may pamagat na Darling Nick. Ito ay istorya ng buhay ni Nick Joaquin na isang national artist for literature. Lumabas muli siya sa Palabas na Ipaglaban Mo noong 2018 at sa TV series na Blood Sisters.